So, mapagpalang hapon po ulit sa ating lahat. March 1, 2021 na po. At isang buwan na lang, camping na po natin. And excited na po ba tayo sa camping natin? And glory to God po. Ngayon po, ilang araw na lang din. Birthday na po ng ating senior pastor. Advance happy birthday po, Pastor Charlie, Sir Boy. Yan, sige po. Samahan niyo po ulit ako ngayon sa hapon na to sa pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon. Makipagbukasan po kayo sa akin dito sa Acts chapter 4 verse 12. Sabi po dito, walang sino man sa mundong ito ang makakapagligtas sa atin kundi si Jesus lang. Nung mga nakaraan po, tinuro po sa atin dito ng mga pastors po natin na hindi po relihiyon, walang katalinuhan o anumang karunungan o sistema o mabubuting gawa ang makapagliligtas po sa atin. Tanging ang Panginoong Jesus lang ang makakapagdala sa atin sa langit. At ngayon po, meron po ko sa inyo isang isi-share. Naalala ko po, nung last week po, meron po akong pinapakinggan na camping po to, sermon, summer camp, na i-share po to ni Pastor Boy. At meron siyang nabanggit doon na sabi niya, gaano po ba kahalaga ang kaligtasan ng tao? Bakit kailangan ang Panginoong Jesus pa ang ipako sa cross? Bakit kailangan siya pa ang gumawa ng bagay na to, gayong siya ang amo po natin? Bakit kailangan na siya pa yung ipako sa krus para sa kasalanan natin? Bakit hindi niya po kayang ipagkatiwala sa ibang tao, sa mga propeta niya? Bakit hindi niya po kayang ipagkatiwala sa mga disipulo niya ang kaligtasan ng mga tao? Bakit kailangan siya pa ang gumawa gayong siya yung amo po natin? Siya yung Diyos, siya yung Panginoon, siya ang hari ng mga hari. Pero bakit kailangan ang Panginoon pa ang gumawa ng bagay na to? Bakit kailangan siya pa ang ipako sa krus? Kasi hindi po kaya ng tao. Hindi kaya ng tao na ibigay yung buhay niya sa ibang tao. At sinabi po sa atin nung nakaraan po na si Jesus Christ po sa Book of John na siya po yung perfect offering. Siya yung perfect sacrifice po para sa bawat isa sa atin. Ganun po kahalaga tayo pong mga tao sa Panginoon. Meron po ako sa inyong kwento tungkol po sa isang Kristiyanong tatay na nagtatanong po siya sa Panginoon. Ang tanong niya, sabi niya, Panginoon, bakit pinagtsatsagaan mo pa ang mga makasalanan? Bakit mo pa pinagtitiisan? Bakit mo pa rin sila inaabot yung mga makasalanan? Gayong ginagawa nila ang lahat ng pinagbabawal mo. Wala silang silbi at lagi nilang sinusuway ang mga utos mo. Masaya pa sila sa paggawa ng mali. Bakit mo pa pinagtsatsagaan ang mga makasalanan? Ngayon alam niyo po, hindi po sinagot ng Panginoon ang tatay na to nung time na yon. Kinabukasan, nakita na naman nung tatay yung mga ginagawa ng mga tao, mga kasalanan, mga krimen. Ngayon, nagtanong na naman siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, bakit mo pa pinagtsatsaga ng mga makasalanan gayong sinasaktan ka nila? Masaya pa sila sa paggawa ng mali. Bakit minamahal mo pa rin yung mga tao? Hindi pa rin po siya sinagot ng Panginoon. Isang araw, yung tatay po na to, uuwi na po siya sa kanilang bahay. At nung araw po na yun, siya po ay, yun po yung araw ng kanilang sahuran. Sa sahod po, may sweldo po tong tatay na to. Nung pauwi na po yung tatay na to, naisip niya yung pamilya niya. Naalala niya yung billing po sa kanya nung asawa niya na sabi sa kanya, bago mo bilhin ang ibang mga bagay, bilhan mo muna ng pasalubong ang iyong mga anak. At nung time po na pauwi na po yung tatay, nakita po siya ng kanyang mga kasamaan sa trabaho. At yung mga pinagkakautangan po niya ay
siningil po siya. Wala siyang magawa kundi bayaran yung mga kasama niya sa trabaho dahil alam po nila na sumahod po siya. At natira na lang po sa kanya yung 1,000. Magkano po? Yan, 1,000. 1,000 pesos po yung natira sa kanya. Ngayon, bago po siya umuwi, bibili po siya sa isang tindahan na kung saan bibili po siya ng mga pasalubong para sa kanyang mga anak. Bago po siya tumawid, meron pong isang jeep na humarurot. At ngayon po, sa sobrang bilis po nung pag-andar po nung jeep, alam niyo po yung merong alikabok po, kumalat doon sa paligid po nila. Ang nangyari po, mabilis niya kinuha yung panyo niya para takpan yung kanyang ilong. Ang nangyari, yung 1,000 na natitira po sa kanya, napasama. Nilipad po at yung 1,000 po na to, napunta siya doon sa, excuse me po, sa Imbornal. Ngayon doon po, nahulog doon sa Imbornal na kung saan yung tubig po ay hindi naman po gumagalaw, stagnant po siya. Ngayon, doon sa tabi po nung kanal po na yun, meron pong isang nabubulok na pusa. At every time na yung mga tao sa lugar po na yun, napapadaan, napapatakip po talaga sila sa kanilang mga ilong dahil sobrang umaalingasaw yung amoy. Excuse me po, no? Ngayon, yung tatay na to, sabi niya, ano ba naman yan? Ang dami pwedeng pagliparan itong pera ko, bakit dito pa? Nahulog doon sa malapit sa may pusa. Sa may kanal. Ngayon, alam niyo po, yung tatay, ang ginawa niya, kinuha po niya, inaabot niya yung 1,000. Nahihirapan siya. So, kumuha siya ng mas mahabang patpat. Pinagtitinginan po siya ng mga tao. Kasi ano yung ginagawa niya sa lugar po na yun? Siyempre, mahalaga sa kanya yung 1,000 dahil sahod niya yun. Ang ginawa po niya, inaabot-abot niya. At nung nakuha niya yung 1,000, sobrang saya niya. Kinuha niya yung malinis na panyo niya. Pinunasan niya to. At ang sabi po, kailangan kong linisin to, kailangan kong punasan kasi walang tatanggap dito sa 1,000 na to kung ito ay madumi at mabaho. Ngayon, nakabili po yung tatay na to ng pasulubong sa mga anak niya. Nung pauwi na po siya, meron siyang narinig na boses at alam niya na ang Diyos ang nagsalita. Ang tanong sa kanya ng Panginoon, bakit mo pa pinagtiyagaang kunin ang pera bagamat ito ay nasa marumi ng lugar? Ngayon, nung sabi po nitong tatay, sagot po ng ama, mahalaga yun para sa akin kasi yun na lamang yung natitira sa pinagpaguran ko. Mahalaga yun para sa pamilya ko kasi yun. Ngayon, alam niyo po yung nagsalita po ulit ang Panginoon. Tinanong ulit siya ng Diyos. At ang sabi niya, marumi na yun eh. Bakit pinagtiyagaan mo pa rin? Mabaho na. Bakit binalikan mo pa samantalang nasa putikan na? Alam niyo po ang sabi po nung tatay, kasi nga, pinagpaguran ko yun. Mahalaga yun sa akin. Kahit na mapunta pa ulit yun sa putikan ng paulit-ulit, pagtsatsagaan at pagtsatsagaan ko pa rin kuhanin yun. Kasi yun na lang yung natitira sa mga pagod ko. Pinagpaguran ko yun. Alam niyo po, yung huling tugon sa kanya ng Panginoon, ang sabi niya, kung mahalaga sa'yo yung pera na yan, hindi kaya mas mahalaga kayo ng mga tao sa akin? Kahit kayo ay makasalanan at tinuturing na marumi, kayo pa rin ang bunga ng aking pinagpaguran na maaari pang mabawi mula sa putik ng kasalanan. Mahal ko ang tao, mahal ko kayo, at ginawa ko ang lahat para makuha ko kayo. Para makuha ko kayong muli ng mamatay si Jesus sa krus bilang kapalit na inyong mga kasalanan. Ganon kayo kahalaga sa akin na payag akong tanikuran ng anak para harapin kayong mga tao kasi mahal ko kayo. Mahal ko kayo, mahalaga kayo sa akin ng mga tao. Tinalikuran ko ang ama. Tinalikuran po ng ama ang anak para sa ating mga tao. Kasi mahal tayo ng Diyos. Mahalaga tayo sa Panginoon. Kung dumarating po yung time na walang nakaka-appreciate sa iyo, kapatid, alalahanin mo na merong Jesus na namatay sa krus. Merong Jesus na nagbuwis ng kanyang buhay. Nialay niya yung dugo niya para sa iyo at sa akin.
sa tingin mo walang na-appreciate sa'yo, walang, sa tingin mo walang, wala kang halaga, may halaga ka sa Diyos. Dito po sa Isaiah chapter 1 verse 18, ang sabi po, halikayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo maruming marumi sa kasalanan, kayo magiging busilak sa kaputian. Ulitin ko po, halikayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo maruming marumi sa kasalanan, kayo magiging busilak sa kaputian. Kung paano pong nilinis nung Ama yung 1,000 sa pamagitan ng kanyang panyo, ganun rin po tayo nilinis ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo. Yung dugo na dumanak sa kanya. Sa pamagitan po nung nilinis niya tayo sa ating mga kasalanan. Ang sabi po dito, halikayo. Alam niyo po dito po sa Biblia, maraming beses po na ang Panginoon sabi niya, halikayo. Ibig sabihin ng halikayo, lumapit kayo sa akin. Ang Diyos po ay nag-iimbita. Bakit po? Kasi ang Diyos po ay merong nakalaan para sa atin. Once na lumapit po tayo sa Panginoon, meron siyang i-offer. At ang isang bagay po, dito sa binasa natin sa Isaiah 1:18, sabi niya, halikayo, magliwanagan tayo. Once na lumapit ka sa Panginoon, liliwanagan ka niya. At andun yung bibigyan ka niya ng kapatawaran. Number one, once na lumapit po tayo sa Diyos, once na tinanggap natin yung inalok niya sa atin, yung pag-imbita niya sa atin, sabi niya, one, may kapatawaran sa mga kasalanan ko. Walang condemnation. Once na lumapit po tayo sa Panginoon, walang condemnation. Walang halong panunumbat. Once na lumapit po tayo sa Panginoon, ang mararamdaman mo, pag-ibig. Pagmamahal, pagmamalasakit. Walang condemnation. Walang halong panunumbat. Ang isa pa po dito ay dito po sa Mateo chapter 11 verses 28 to 30. Nag-o-offer po muli ang Panginoon. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Number 2 po, na ino-offer sa atin ng Panginoon, no, once na lumapit tayo sa Kanya, sabi niya, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Kapahingahan sa mga bagay na wala pong kasiguraduhan o walang katiyakan. Sabi po sa Amplified Bible, I will ease and relieve and refresh your souls. Bibigyan ka ng Panginoon ng refreshment. Bibigyan ka ng Lord ng peace of mind, kapahingahan ng puso mo, ng isip mo, sa mga alalahanin dito sa bagay sa mundo. Magbukas ka ng TV, magbukas ka ng Facebook, magbukas ka ng radyo, wala kang ibang maiisip, wala kang makikita dyan kundi mga bad news. Pero once na meron kang Panginoon sa puso mo, bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan, ng kapahingahan. Sabi niya, i-refresh ng Lord yung soul po natin. Makakatulog ka na meron kang kapayapaan. Kapahingahan ang inaalok sa atin ng Diyos, mga kapatid. Pagod ka na ba? Nasasaktan ka ba? Nahirapan ka ba? Gusto mo na bang sumuko? Gusto mo na bang mag-give up? Sabi ng Panginoon, halika, lumapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sabi niya, ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Pagod ka na ba? Lumapit tayo sa Panginoon. Halika. Sama-sama tayo na dudulog sa Diyos. Halika. Sabi ng Lord, lumapit kayo sa akin. Hihirapan ka na, nasasaktan ka ba? Lumapit kayo sa akin. Ayan po yung ino-offer sa atin ng Panginoon. Pangatlo po,
Ang sabi niya sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatong at mag-aral kayo sa akin. Mag-aral tayo, sabi dito. Bakit? Kasi tuturuan, gusto ng Panginoon na turuan tayo. Ituturo sa atin ng Panginoon yung daan niya. Ituturo niya sa atin yung plano niya, yung kalooban niya. Ituturo po sa atin ng Panginoon yung direction niya. Kung noon, walang direksyon yung buhay mo, once na lumapit po tayo sa Diyos, gagawing malinaw sa atin ng Panginoon na anak, ito yung daan ko para sa'yo. Mas maganda yung plano ko para sa'yo. Mas mabuti yung kinabukasan ko. Mas maganda yung inilaan ko para sa'yo. Once na nag-aral tayo, lumapit tayo sa Panginoon, nag-aral ka sa Diyos, ituturo sa atin ng Panginoon yung direksyon niya at yung kalooban niya sa buhay natin para tayo po ay magtagumpay. Lahat po tayo dito gusto natin ng isang matagumpay na buhay. Sabi ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, mag-aral tayo. Kasi ituturo sa atin ng Diyos yung kailangan natin gawin para tayo maging successful sa buhay po natin. At yung pang-apat po, dito po sa Pahayag 3:20, ang sabi doon, nakatayo ako sa labas ng pinto at kumakatok. Kindiringgini naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto. Ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Sa hapagkainan po, ang nakakasalo mo dyan ay yung mahal mo sa buhay o meron kang relasyon. Sabi ng Panginoon, ito po, nag-o-offer ang Diyos na once na pinapasok natin siya, once na lumapit po tayo sa Panginoon, magkakaroon tayo ng partnership sa Kanya. Yung relasyon. Relasyon po ang nais sa atin ng Panginoon. Magkakaroon kayo ng communion, yung fellowship. Sabi niya, once na tinanggap natin siya, once na lumapit po tayo sa Panginoon, sabi niya, sasaluhan niya tayo sa bawat, sabi niya, sa hapagkainan. Sa pagkain po, iba-iba yung malalasahan natin. Minsan matamis, minsan mapait, minsan maasin, minsan maalat, no? Depende siguro sa luto. Ano siya sabi sa atin dito ng Panginoon, mas na tinanggap po natin siya sa ating puso at sa ating buhay. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, masaya ka man, malungkot ka man, dumadaan ka man sa bitterness, ano man yung pagdaanan mo sa buhay mo, ano man yung problema mo, pangako po sa atin ng Panginoon, sasamahan ka niya. Sasaluhan ka niya. Kung noon nabubuhay ka na wala kang Diyos, nabubuhay ka na ikaw lang yung nagbubuhat ng problema mo, ngayon hindi na. Kasi meron ka ng Diyos. Ito po mga kapatid, ang Diyos po ay nag-o-offer sa atin na lumapit po tayo. Sa Panginoon, walang condemnation. John 6:37, ang sabi po niya, sino mang lalapit sa Panginoon, hindi ko itataboy. Never po tayong tatanggihan ng Diyos natin. Kung paano ang isang magulang, kahit na gaano kapasaway ang anak niya, hindi niya matanggihan, how much more po tayo mga tao sa Panginoon. Sabi niya, once na lumapit tayo sa Kanya, merong kapatawaran. 2, meron pong kapahingahan. 3, ituturo sa atin ng Panginoon yung direksyon niya. At yung pang-apat po, magkakaroon po tayo ng partnership sa ating Panginoon. At ngayon po, nag-o-offer ang Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Dahil mga kapatid, ang paglapit po sa Panginoon ay isang hakbang ng pananampalataya sa Diyos. Sabi po, ang makakapagligtas sa atin ay yung pananampalataya mo kay Jesus. At ang totoong may pananampalataya sa Panginoon, sisimulan niyang humakbang. Sisimulan niyang lumapit sa Diyos. At tatanggapin niya ang Panginoon sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Sa mga oras na to, mga kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, aanyayahan kita sa isang maiksing panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Sa mga oras na to, buong puso ka na panalangin, sundan mo to, manampalataya ka, manalig ka, na ikaw ay sasagutin ng Diyos. Sige po, yumuko po tayo at pumikit. Sabihin natin, Panginoon, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Nangangailangan ako ng iyong kapatawaran. Nananampalataya po ako. Naniniwala ako na si Kristo ay namatay sa krus para sa aking mga kasalanan.
sa mga oras na to, inaanyayahan ko kita, Panginoong Jesus, na pumasok sa aking puso, sa aking buhay, bilang Panginoon ko, bilang Diyos ko, at sarili kong tagapagligtas. Salamat po sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Sulat mo po ngayon ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay. Ikaw na po ngayon ang maghari, kumontrol sa akin. Sa iyong dakilang pangalan. Amen. At kapatid, kung ikaw ay sumunod sa panalangin na to, congratulations and welcome sa pamilya ng Panginoon. Sige po, minsan pa tayo po ay manalangin. Lord, salamat sa mga oras na to na muli naranasan namin, pinaalala mo sa aming Panginoon yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon. Pero sa kabila ng aming mga kasalanan, sinabi mo, Lord, handa mo kaming patawarin, O Diyos. Handa mo kaming tanggapin, Panginoon. Sa mga oras na ito, Lord, tanggapin mo ang mga handog namin sa iyo. Una, yung puso namin at yung buhay namin. We pray, Lord, na mas lalo pong lumalim yung relasyon namin sa iyo. Sa patuloy na paglakad po namin sa aming Christian life, Lord, sa aming spiritual life, maranasan namin, Panginoon, makita namin, Lord, yung direction mo sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatid namin na nanonood ngayon sa live na to, O Diyos. Salamat po, Ama. Patuloy, Lord, ng kalooban mo po ang siyang mangyari sa bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Salamat po. God bless you po.